Yung mga idol, kamusta? Ang mga bagyong kakaharapin ni Gio Santissima at Jerwin Angkahas at Yordinis Ugas, kupal nga ba sa mga boxing fans? Pero bago lahat mga idol, suportahan nyo naman ang ating channel. Maraming salamat po! So matapos nga hindi matuloy ang unification fight sa pagitan ng dalawang junior bantamweight superstar na sina IBA World Champion Jerwin Prettyboy Angkahas kontra sa WBO World Champion na si Kasoto Ioka na dapat gaganapin noong 2021 sa New Year's Eve sa Japan. Itinanggap na lang ng Pinoy ang laban sa kanyang contender na si Fernando Martinez para sa kanyang pang-sampung pagdepensa sa kanyang titulo sa paparating na February 26 nitong taong kasalukuyan. At ang laban na to para sa mga boxing experts ay magsisilbing tune-up fight lang daw kay Angkahas para sa kanyang susunod na mga big fights. Kalaban ng hapon si Ioka. O di kaya kapag umakyat ito ng timbang, posible nito makalaban ang kababayan ni Ioka ni Sinaoya Inoue. Bagamat dapat ba nating sabihin mga idol na isang tune-up fight lang ang laban ni Angkahas kontra sa Argentinian boxer na si Fernando Martinez. Ayon kasi sa ilang mga boxing fans, eh hindi joke kalabanin ang agresibong fighter kagaya ni Fernando na meron malinis na record sa kanyang kartada na 13 panalo, walang talo, at 8 dito ay nakuha niya sa knockout. At kung papanoorin naman natin mga idol ang laban ni Martinez, eh lahat ng pinatumba niya sa bakbakan puro matitigas ang katawan. Kakaiba din ang boxing style nito, natudubigay kung humampas ng kanyang kamao sa laban, sabay ararohin ang kanyang kalaban sa ibabaw ng lona. Kaya isang magandang laban na makikita natin sa susunod na linggo. At tiwala naman tayo na makukuha ni Angkahas ang panalo. Pero ingat na lang talaga para sure win at maging smooth ang panalo ng Pinoy sa bakbakan. Samantala kung tigasin naman ang makakalaban ang IBA World Champion, eh mas matindi din pala ang kasagupan ng ating featherweight contender na si Gio Santissima. Makakaharap lang naman kasi nito ang two-time featherweight world contender na si Jewett Gonzalez at kasama sa top 10 sa listahan ng The Ring Magazine kung saan may record ng Mexican-American fighter na 24 na panalo at 14 dito nakuha niya sa knockout at may 2 talo sa kanyang kartada. Bagamat ang talo ni Gonzalez, nakuha nito via close unanimous decision kontra sa mga kilalang halimaw sa bakbakan na si Shakur Stevenson at ang tumalo rin kay Santissima na si Emmanuel Navarrete. Kaya para sa mga eksperto, ilamang daw talaga ang Mexican fighter sa laban kay Gio Santissima. Bagamat tiwala pa rin tayo sa kakayahan ng Pinoy, lalo pa napuspusan niya ang kanyang intense training sa pangangalaga ng MP Promotion at ready na magpasikat muli si Gio Santissima para sa kanyang comeback fight sa US. Samantala sa kabilang banda naman mga idol, Yordinis Ugas naging kupal nga ba? Dahil natalo nito ang ating pamansang amo, Manny Pacquiao. Ayon kasi sa parinig ni Ugas Boy sa kanyang Twitter account, kini-question nito ang kakayahan ni Pacman sa kanilang laban, kung saan nakapagtapon daw ang Pinoy legend sa laban nito kay Kit One Time Thurman ng 810 punches. At tinalo niya ito sa laban at inaga ang titulo ng number 1 na boogeyman sa division. Bagamat ano daw ang diferensya sa performance ni Pacman sa laban nila, na nakapagbato naman ito ng 686 punches. Mahigit 100 lang ang diferensya sa binato nito kay Thurman Boy na parang gustong sabihin ni Ugas na literal na the same boxer pa rin na Manny Pacquiao ang kanyang nakalaban 2 years ago bago nito tinalo si Thurman sa bakbakan kung saan tunay lang talaga na hindi makaporma ang galing ng Pinoy sa kanya kaya nadali siya ni Ugas Boy. Bagamat para naman sa atin mga idol, eh halatang marami pa rin ang mga boxing fans na walang tiwala sa kakayahan ng Cuban boxer at naghahanap lang talaga si Ugas ng butas at ginagamit ang pagkapanalo nito kay Pacman para makalusot sa mga batikos ng mga boxing fans.